ay biruin niyo ba naman ay binulyawan ito ng mga Argentina. Pero bago natin simulan ang boxing news natin ay sana pakisubscribe po at pakipindot ang notification bell para updated po tayo palagi. Isa sa pinakamahirap na suliranin ng mga boksingerong Pinoy ay ang pagdayo at pagharap sa teritoryo ng mga kalaban. Dahil bukod sa malayo ito at mahihiwalay ka pa sa mga mahal mo sa buhay, ay luging-lugi ang numero ng team nyo pagdating sa sigawan at cheering galing sa mga manonood na nagbibigay gana, inspirasyon at lakas ng loob para matanggal ang kaba ng isang boksingero na kung minsan pa nga ay talagang wala ka nang maririnig kundi ang pangalan lang ng iyong kalaban dahil sa super lakas ng cheer at sigawan ng kanyang mga kababayang nanonood ng laban. Pagkaraan ng tatlong impresibong pagkapanalo sa abroad o sa labas ng bansa ng tinaguriang The Silent Assassin ng Philippine Boxing na si Miel Pajardo. What? Makalipas ang tatlong taon ay muli itong umalis ng Pinas at nagpunta sa bansa ng mga nagkakaisang Arabo o United Arab Emirates sa Dubai upang muling dumayo sa ika-apat na pagkakataon sa kanyang ikalabing isang laban para labanan ang noon ay undefeated na fighter at kababayan ng isang boxing legend na si Marcos Maidana. Ang pangalan ng undefeated fighter na ito ay Agustin Mauro Gauto alias El Avion na sa Tagalog ay eroplano. Sa laban na ito mga idol ay parang binabaliwala ng kampo ng undefeated Argentinian boxer ang ating kababayan dahil nakapokus daw sila sa isang laban sa hinaharap na pang world title bout na ibig sabihin nito mga idol ay parang winawalang kwenta ng kampo nila at pampataba lamang sa kartada ni Gauto ang tingin ng mga ito sa ating bida. Pero hindi din natin masisisi ang bata ni Maidana na mahilig sa karne norte mga idol dahil magaling din naman ito pagdating sa laban na kapag nasuntok ka ay para kang tinamaan ng lata ng karne norte kaya bukol ka idol. Ang katunayan niyan mga idol, sa 17 laban ni Gauto ay 5 lamang ang maswerteng nakatawid sa round 12 at 4 na kalaban niya lang naman ang tinapos niya sa loob ng round 2. Kaya naman sa edad na 21 years old ay hindi katakataka na nakahawak na din ito ng isang world title ang Argentinian boxer na ito. Kabilang na dyan ang South American flyweight title, WBO light flyweight title, IBF youth flyweight title at WBO international light flyweight title. At ayon pa sa WBO ay si Gauto ang top 3 na pinakamagaling na flyweight boxer sa buong mundo. Pang-7 sa WBA at pang-4 sa IBF. Kaya naman sa maraming panalo at mga achievement ng fighter na ito na mahilig sa karne norte ay sobrang taas ang naging kumpiyansa nito sa sarili niya. Kaya ganun na lamang ang pagbaliwala niya sa kababayan natin mga idol na ang hindi niya batid ay ang Pinoy fighter pala na ito ang magpapahinto sa kanyang eroplano patungo sa tuktok ng kanyang minimiting pangarap. March 26, 2022 ay nagtungo ang pambato ng Agusan del Rosario sa Dubai upang sagupain ang undefeated na si Agustin Mauro Gauto at tune-up fight daw ito para sa Argentinian na alias eroplano na mahilig sa karne norte para sa susunod na mas malaki niyang laban na talaga namang nakakabastos tingnan para sa ating bida.
Nangyari ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai. Ang kartada ni Gauto ay 17 wins at 12 knockouts lang naman. At wala pang kadungis-dungis na talo sa kartada ang Argentinian fighter na ito. Samantalang ang ating bida naman ay may 7 panalo at 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockouts, 2 draws at 1 talo laang. Sa mismong laban, paglabas pa laang ng Argentinian boxer ay animoy rockstar ito na papunta sa entablado para mag-concert. Talaga namang buhay na buhay ang musika. Samantalang ang ating bida nang lumabas ay sobrang tahimik mga idol at wala man ng patugtog. Walang kabuhay-buhay ang paglakad niya papunta sa ring. Pero wag ka mga idol, dahil may dalang mukbang ang mga kasama niya na nakalagay sa timba. Mukhang magmumukbang matapos ang laban. Nakakaaliw naman ang announcer ng laban. Parang palipara ng eroplano ang noo. Abot hanggang bunbunan ang noo nito sa sobrang haba. Parang palipara ng eroplano. At pwede kang manalamin sa kintab. Pasensya na po sa mga subscriber nating panot dyan ha. Habang pinapakilala ng announcer ang ating bida mga idol, ay biruin nyo ba naman ay binulyawan ito ng mga Argentinian na mga kababayan ni Gauto. At talaga namang nakakahina ng loob at nakakabastos dahil napaka-humble at wala namang atraso sa kanila ang ating bida. Pasalamat sila at hindi kasama ni Pajardo ang mga katropa niya. Dahil kung hindi ay uulan ng chinelas na ibabato sa mga bastos na manunood na ito. Round 1. Tiribling power punch agad ang binibitawan ng magkabilang panig mga idol. Unang nakasolid ang Argentinian. Pero sobrang kunat, parang pinaglihi sa bunot mga idol ang ating bida. At nagka-counter ito ng matitinding mga body shots na parang sinipakan ng kabayong bodybuilder pag tumama. Solid jab in the front guard, so he's been a bit busier. Spaced out in front of that jab, doesn't he? Steps into it. He needs to, because Fajardo just stays on the ball and he gets out well. Do you think he got through solid with one of those body shots? Yeah, I do, yes, particularly the second one, I mean. Left hook. Not even head there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. Already. Bago magwakas ang unang round, ay isang karimari-marim na solid na suntok ang tumama sa mukha ng Argentinian fighter. Tinamaan ito ng solid left hook na parang hinampas ng 2x2 na yantok. Mukhang sobrang napuruhan ng bata ni Maidana dahil matagal ito bago nakatayo. Dahil nabigla ito sa mabilis na pangyayari. Tapos na sana ang laban dahil inabutan ng kampana ang ating bida. Mahahalataan ninyo na sa huling body shot, kung nasundan pa sana ay babagsak uli ang bata ni Maidana. Round 2.
Halatang lantutay na ang Argentina, samantalang si Miel Pajardo ay uwing-uwi na. Gusto nang tapusin ang laban. The referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Pajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. He's been there for a long time. Third, 1 minute 40. Pajardo leading in round two. Oh, shot. Oh. The big left hand and he's taken those two somehow. He's thrown back himself, it goes down to his knees. More exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there, the referee jumps in and that's a good decision from the referee who missed a couple of touches.